malaking bato na nahukay sa romblon. Pero ibang klase daw ang batong ito. May nilalaman daw na kayamanan? Kilala ang probinsya ng Romblon sa kanilang world-class na marmol. Pero nitong mga nakaraang araw, ito ang bato sa Romblon na talagang pinag-usapan. Dahil di umano, may laman ito, kayamanan. Para maklaro ating mga otak na kung ano ba talaga ang laman ng batong yan. Nito lang Martes, sa construction site na ito sa Romblon. Nagkagulo ang mga residente sa batong ito. Sa ibabaw ng bato, may nakausling mga kinakalawang na bakal. Sa palagay ko, parang pundasyon ng building. Pero bakit ito pinagkakaguluhan ninyo kung pundasyon lang po siya? Eh kasi nagsusulo siyang square na bato. Yung ginto, yung Yamasita. Kayamanan ng Romblon. Pag grasya po yan, hindi mas maganda. Kayaman yung Pilipinas. Ayon sa mayor, nais daw ng taong bayan na buksan ang misteryosong bato sa kanilang harapan mismo. Para maklear sa tao na yung makangakaka nila, eh kung totoo man, andyan, nakikita naman. Kasi lumalapad ang issue. Pira o bato ang laman ng bato? Bato! Bato! Pira! One, two, ready, go! Dito sa lugar na ito na minakita yung bato na pinagkaguluhan. Noon lamang September 13, nung nahukay ang bato sa ginagawang Rural Health Unit ng Romblon, kwento ng contractor na si Engineer Wenceslao Caldit. Nung una, akala nila lumang haligi lang ito ng bahay. Napakabigat yung mga 2 tonelada. Pero matapos daw nilang maiangat ang bato, pinapansin silang kakaiba. May 16 saka 18. Sabi ko siguro yung bahay na yun ay kinonstruct nung ganung panahon. Kaya lang, ay mabuti pa tiktikin yan. Ayoko naman, nagtalikod na, nag-uwi na ako. Lalo pa raw silang naintriga nung nagpumilit ang may-ari ng inupahan nilang backhoe na iuwi ang misteryosong bato. Bakit kaya interesado yung may-ari ng backhoe? Baka totoo nga. Kaya agad nga itong isinakay sa kanilang truck at dinala sa kanilang bakuran sa barangay Sawang. Nagbabaka sakali na lang ako. Kameron eh, di. Ako yung mayroong party. Doon na raw nagsimulang kumalat ang iba't ibang mga balita tungkol sa bato. At marami ang naniwala na merong kayamanan ito sa loob. Samantala, sinimulan na ang pagbasag sa misteryosong bato. Sa sobrang tigas nito, pati ang heavy equipment ng munisipyo nasira. Pumutok yung boss, medyo mahina na, matigas. Kaya kinailangan munang kumpunihin ang heavy equipment. Hanggang gumamit muna sila ng maliit na jackhammer. Pero kahit isang oras ng ginajackhammer ang bato, hindi pa rin ito nabibiyak. Samantala, naging maugong ang usap-usapan sa social media na baka nakuha na ang kayamanan sa loob ng bato. Sabi niya, ando doon daw sa Sawang dahil ando doon ang mayor. Kaya agad na iniutos ni mayor na dalhin na sa bayan ang kontrobersyal na bato. Municipal property yon kasi sa health center ng munisipyo yon. Ang advice is dapat buksan in public. Kung bato na nahukay, nilagyan po natin siya ng pintura, ang X mark. Gayunpaman, kumalat pa rin ang larawan na magpapatunay daw na ang batong ibinalik sa bayan, hindi na yung original. At kaya raw patunayan ni Edrin na ang batong dinala sa bayan, peke.
dahil isa raw siya sa mga nakakita ng original na misteryosong bato sa construction site pa lang. Yung unang bisis ko nakita, may nakausli yun na bato. Tapos yung kanto yun, hindi, kuwan, bilog naman. Tapos malinis yung taas ng bato. Nang nakita ko na yung sa Facebook, pantay na. Parang diridiritso na siya. Natabas na kumbaga. Ay, hindi ko alam kung yan talaga kasi ibang itsura. Naniniwala si Edrin na may laman itong kayamanan dahil daw sa matatandang tradisyon sa Romblon. Ang iniisip ko doon, kalansay. Yun nga, nililibing siya sa sariling lupa ng may-ari ng lupa. Limbawa, may gold sila, may quintas, may mga old coins sila. May nagpa-practice pa rin ng ganun, pero hindi lang pinapaalam na sa paa nilalagay para at least hindi makita. Ang lupa kung saan sana itatayo ang Rural Health Unit, idinonate ng pamilya Chanco sa gobyerno. Noon daw panahon ng mga Kastila, meron ditong nakatayong mansyon. Nahanap namin ang isa sa mga huling kamag-anak ng mga Chanco sa Romblon, si Mariel Chanco. Mga lolo raw niya sa tuhod ang nagmeme-ari noon ng lumang mansyon. Ito na lang yung natitirang picture dun sa old house na tinapa yung health center ngayon. Totoo rin daw na may old coins sa mga haligi ng kanilang antigong mansyon. Mayroon yung old coins ilagay bago magpatayo ng bahay. Posible may makukuha silang Spanish coin. Ang tradisyon ng paglalagay ng mga barya sa haligi ng bahay, inabutan pa raw ni Mang Francisco. Dahil ang luma nilang bahay, sinabuyan din daw ng kanyang lolo ng mga barya. Hindi lang sa bahay, ganun din sa mga old buildings nung araw, binabaunan ng mga old coins, kung minsan yung mga mementos nila. At ito daw pang kontra, mga masasamang elemento, pagbibigay na rin ng swerte. Ito raw ang dahilan kung bakit nais ingatan ni Engineer Caldit ang nasabing bato. Kung sakali mang may laman yon sa akin yung kalahati. Ay kung mapapapunta sa kanila, baka sila ang maging kahati ng gobyerno. Matagal na raw usap-usapan na maraming kayamanang nahuhukay sa Romblon. Kwento ni Marian, hindi niya tunay na pangalan. May mga treasure hunter daw na nagbubungkal malapit sa kanila. Maliit pa lang ako, may balita na dito daw sa kuweba mayroong ginto. May pumupunta daw dati dyan sa may kuweba na may naghuhukay. Pero wala pa raw silang nabalita ang nakahukay ng ginto o ano pa mang kayamanan bukod sa marmol. Pero ang taong bayan, nanalig na ang misteryosong batong nahukay, may laman talagang kayamanan. Bakit nawala yung marker ng mga pulis? Kataka-taka nga eh. Yung pagkahukay na yun, ba't nga dinala? Nakita nila yun, sa mga nasip nila diretso, hindi nila dinala kung saan. Kahit sila pa nakakita noon, wala silang karapatan yung magdala. Unang lumabas na pinto, tatlo. Isang malaki at saka dalawang maliit. Depensa naman ni Engineer Caldit. Kung sinasabi nilang tatlo, alam nilang tatlo, baka hindi ko pa nahuhukay. Nagtataka nga kami na may nagsasabing pinalitan na daw yung bato. Saan kami kukuha nun? Sesementohin ng ganun katibay agad. Samantala, isinama na ng aming team si Edrin kung saan bibiyakin ang bato para once and for all patunayan kung ito ba talaga yung nahukay nilang bato. Ito nabakbak ko. Pero malapad ito. Nakausli ito. Engineer, pasensya na, inapungutahan na lang ako. Imo lang ito, kaya hindi nga niyong ginakuan. Bay ko na medyo, nag-aumbok. Kahaba na rin. Kitang-kita mo naman na walang binago dyan. Siguro ay sa imahinasyon niya, ganun lang. Kompirmado naman ito. Para magkaalaman na at dahil naayos na muli ang jackhammer, itinuloy ang pagdidrill. Edrin, matyagang nakamasid, inaantay kung ang bato may lamang kayamanan. Sa huli, walang lumitaw na kahit na ano sa loob ng bato. At least yung confirm naman ay wala naman. Nakita naman ng mga tao. Ay, okay na. Tapos na ang issue.
Dahil sa batong to, medyo nasisira ang imahe ng Romblon. Minsan kasi negative ang dating ng mga post. So sa ngayon, nakita na lahat, sana maging cleared ang lahat na isip ng tao tungkol doon sa nahukay na bato. Ay panambako na lang, sa kulang panambako dyan sa aming sanitary landfill.